Sisimulan natin ang episode na ito sa isang home remedy kung paano ninyo pasusukahin ang inyong mga lagang aso. Minsan kailangan emergency, kailangan pasukahin ang inyong mga aso. Kumuha po kayo ng hydrogen peroxide at ganun din ng tubig. Yung hydrogen peroxide minsan tinatawag din nila itong agua oxinada. Kumuha na kayo ng sukat ng agua oxinada o hydrogen peroxide at sukat ng tubig. Paghaluin nyo po, pantay na sukat. Kumuha po kayo ng 1 tablespoon na dosage. Ilagay sa syringe at ipainom ito sa inyong mga alagang aso. Within 2 to 5 minutes, dapat po ay susuka na yan. Kung hindi pa sumuka, mag second dose po kayo. 1 tablespoon ulit na dami, lagay nyo sa syringe at ipainom ito sa inyong aso. Within 5 to 10 minutes, paniguradong susuka na po yan. Pero bakit ba natin kailangan pasukahin yung mga aso natin? Maaring meron po silang nakain na maaring poisonous toxin ito sa kanila na i-discuss ngayon ng ating kaibigan na si Doc Arvin. Tutulungan niya po tayo ngayon para maintindihan yung mga poisonous o yung mga nakakalason na pagkain sa ating mga alagang aso. Ngunit hindi po sa lahat ng pagkakataon ay dapat natin pasukain yung ating mga aso. Depende din po yan sa kanyang mga nakain o kaya naisubo. Kung malalaki po ito na object o kaya sharp object, huwag po natin pasukahin. Kung ito po ay nakakain ng mga acidic, gaya po ng mga sabon, ganyan, huwag po natin pasukahin. O kaya, kapag nanghihina po sila, o kaya neurologic, nakahiga lang sila, huwag po natin pagsukahin. Pasukahin lang po natin yung asong palagay po natin na normal at okay. Ganon din po, inuulit ko, huwag po natin pasukahin yung mga nakakain ng mga buto, mga sharp objects, mga object na maaaring pag sinuka nila, yun pa yung mag-cause na ikamatay nila. So, dalhin agad ito sa inyong veterinarian. So, ano ba yung mga pwede natin pasukahin? Siyempre, yung mga babanggitin ni Doc Arvin ngayon at ganon din yung mga palagay natin na makakabuti kung ilalabas niya ito. Kung bago ka sa aking YouTube channel, ako pala si Tony Boy, ang inyong veterinarian. Please like, comment and subscribe, i-ring mo din yung bell, at ganun din mag-subscribe ka kay Doc Farmers TV, kay Doc Arvin. Let's begin! Doc Arvin po ang inyong veterinarian. So my topic for this vlog is all about toxic foods in dogs. So pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga toxic foods sa inyong mga aso. Minsan di natin napapansin na may masama palang epekto sa kanila itong mga uri ng pagkain na ito, na kapag kanila ay na-ingest or nakain, maapektuhan yung kanilang kalusugan. Una is, so magsasite ako ng examples. So, pangalawa, so what are the clinical signs or mga sintomas na mapapansin nyo kapag ka nakakain ang inyong mga alagang aso ng ganitong klaseng pagkain. Pangatlo, so what are the solutions kapag ka nakakain ng ganitong klaseng pagkain ang inyong mga aso. Yun, simulan natin mga farmer. So una, hindi natin napapansin na yung chocolates ay masama sa aso. Chocolate, ito ay toxic to your dogs. Bakit? Kasi may tinatawag na theobromine content. Ang specifically yung dark chocolate, mas mataas yung theobromine content. And take note, the more the bitter and the chocolate more darker, mas mataas yung theobromine content. So si theobromine, ito ay isang uri ng stimulant. Ginagamit din ito medicinally. Pwede siyang diuretic and muscle relaxant. Theobromine mismo, toxic doon sa chocolate. Na kapag nakain ng inyong aso, pwede siyang magkaroon ng iba't ibang clinical signs. Okay? Hatiin natin, 20 milligram per kilogram. So yun ang doses, okay, na na-ingest na inyong alagang aso. Possible na magkaroon siya ng symptoms gaya ng mayroon tinatawag tayong mga gastrointestinal signs. So unang-una, pwede magkaroon ng drooling or paglalaway. Naglalaway yung aso nyo, mapapansin nyo yan. Pangalawa, pwedeng magkaroon ng vomiting or pagsusuka. Pwedeng magkaroon ng diarrhea or pagtatae. Dahil nagkaroon na nga ng gastrointestinal irritations ang inyong mga alagang aso. Yun yung na doses na 20 milligram per kilogram. Ibig sabihin, ito yung na-ingest ng alagaan yung aso, okay? At a doses over 40 milligram per kilogram, apektado na ang puso ng inyong aso. So, there is a presence of cardiac signs, okay? So, andyan na yung mabilis yung tibok ng puso, okay? So, yung racing heart rate ng inyong alagang aso, blood pressure ng alagaan yung aso is mataas din, and nagkaroon na din ng heart arrhythmias. So, pag sinabi nating heart arrhythmias, ano ibig sabihin nun? Nagkaroon ng alteration doon sa rhythm ng heartbeat ng inyong alagang aso. Mabilis ang tibok ng puso, mataas ang blood pressure. Okay, so under a dose of 40 milligram per kilogram,
amount of chocolate, specifically yung theobromine content. Next, at the amount or doses of 60 milligram per kilogram. So, andito na involved na ang central nervous system ng inyong alagang aso. So, meron ng neurologic signs. Ano-ano mga example na makikita nyo kapag nagkaroon na ng ganitong klase or ganito karami yung na-ingest na chocolate ng inyong mga alagang aso, nandyan na yung neurologic signs such as tremors, na twitching, may panginginig, okay, so shaking ng katawan ng aso, tado na yung kanyang brain, pwede rin siyang mag-cause ng seizures, okay, yung para siyang epileptic yung datingan or yung sintomas, okay, so that is for over 60 milligram per kilogram doses of chocolate, specifically the theobromine amount in chocolate, okay? So that is for chocolate. Second, onions and garlic. Specifically, si onions, hindi siya safe ipakain sa inyong mga alagang aso. Kasi ang mga onion families, pwede silang mag-cause ng gut irritations, pwede magkaroon ng gastrointestinal problems. And then eventually, itong mga onions na ito, they can lead to the destructions of red blood cells or RBCs of your dogs. That's why pwede rin siyang mag-cause ng anemia. Okay, bababa ang amount ng RBCs sa inyong dogs. Hindi rin maganda. Wala naman tayong problema dun sa mga sa dog owner na nagbibigay ng dog foods kasi safe naman yan. Okay, kompleto ng nutrients. But doon sa mga tao, specifically yung leftover foods nila, minsan kahit yung bagong luto, pinapakain nila sa aso, hindi nila na-check na may presence of onions pala dun. All we know naman na ang onion ay lagi nating ginagamit yung sibuyas, kasali yan sa sangkap ng pagluluto sa ulam natin bilang tao. Ngayon, yung mga natira or yung bagong luto, pinakain sa aso, hindi napansin, ayun na, naka-ingest ng onion yung alagang aso. Hindi pala natin alam na may masama pala siyang epekto sa kalusugan ng inyong mga alagang aso. Okay, so pwede mag-cause ng anemia. Be careful lang. So maging mabusisi tayo sa ipapakain natin sa ating mga alagang aso. Number 3, toxic foods to your dog. Example ay grapes or raisins, okay? According sa mga experts, there is no safe, okay, amount or dose of raisins or grapes that are safe to your dogs. But still, the substances or the contents presence in the grapes, kung bakit siya nakakalason, or sa raisins, ay hindi pa alam, still unknown, but hindi siya safe sa inyong mga alagang aso. So, pwede siyang mag-cause ng diarrhea, okay, or pagtatae, vomiting, at pagsusuka na pwede rin mag-lead sa dehydration. So, number 4, toxic foods. Macadamia nuts, okay, yung mga nuts, hindi rin siya safe. 12 hours after ingestion, makikita nyo, nagkaroon na ng lethargy, yung alaga nyo aso, nanghihina na, nagkaroon ng depression, nagsusuka na, nagtatae. Hindi rin safe si macadamia nuts sa inyong mga alagang aso. Number 6 na tayo. Number 6, toxic foods to your dogs. We have your avocado. Si avocado naman, the toxic substance present in avocado is called tepersin. Pwede rin siyang mag-cause ng diarrhea and vomiting. Just be careful when giving those food for your pet, okay? So, yung mga buto, bawal din yan. So, number 7, bones, okay? Either raw or luto, hindi rin siya safe. Pwedeng ang mga alaga nyo, ng aso, pusa, ay pwede silang ma-choke. Pwedeng bumara sa lalamunan nila yung buto. Let's say, for instance, ito yung bone na pinakain mo sa aso. Pag ginagat nila yan, pwedeng magbara yan sa kanilang lalamunan. So, pwede nitong itong bone na ito, for example, ay pwede niyang ma-damage yung teeth o yung mga ngipin ng alaga mong aso. At the same time, pwede rin masira yung gums. Pwede rin itong mag-cause ng intestinal obstruction. So, yung mga bone splinters, pwedeng ma-puncture nila yung digestive system. So, another complication na naman. So, please don't give bones to your dogs. Okay, next is xylitol. So, xylitol, ito ay artificial sweetener. Okay, so artificial gum sweetener, makikita mo yun sa mga desserts or cakes. So, pagkain yung aso nila, like cakes. So, di naman napansin na may ganun palang klaseng sangkap na hindi pwedeng ipakain sa kanilang alagang aso. So, nakalimutan ko na idagdag is yung caffeine. So, si caffeine, pag nakapag-ingest, naka-ingest ito ng inyong alagang aso, treatment and clinical signs will be the same to the chocolate toxicity. Okay? So, same lang din siya. Okay? Because the theobromine is a bit like caffeine. Bago kayo magbigay ng any food to your dogs, think
before you give any foods, no? So may masama ba tong epekto sa aking alagang aso? Kasi ang mga dogs ay pag nakaamoy na yan ng pagkain, so lalapit na sila agad sa kanilang owners, okay? So sa kanilang amo, at gustong-gustong kainin yung mga kinakain din natin, no? Andiyan sila, ang cute-cute kasi nila. Hindi nating maiwasan na sila ay bigyan ng ating mga kinakain, but wala namang problema doon, just to make sure naman na i-check nyo muna kung ito ba ay safe or toxic to your dogs bago sa kanila ibigay or ipakain. So, Doc, question, ano po yung pwedeng gawin kapag na-ingest ito ng dogs ko, napakain ko to sa kanila? Immediately bring your dogs, your cats, or your pets to your nearest veterinarians or animal veterinary clinic. For example, yung chocolate toxicity or theobromine specifically ay ang mga veterinarians natin dyan magbibigay sila ng possibly IV fluids, activated charcoal para ma-block yung theobromine toxicity sa kanilang sa katawan ng inyong dogs. Prescribe ng medicine to induce vomiting para magsuka, physical exam, lab exam ang inyong mga alagang aso. So after nun, pwede na sila magbigay ng appropriate treatment at the right dose. Okay, so yun. Please don't forget to support my YouTube channel. So kapag may mga tanong naman kayo na tungkol sa pagmamanok, okay, so sa pag-aalaga ng mga manok, pwede kayong mag-bisitahin ang aking YouTube channel, which is the Doc's Farmer TV. So please mag-subscribe po kayo dyan and para updated kayo naman about naman sa poultry farming. So yun, thank you.